Iplano ang pagiging mayaman. Ilagay sa isip. Ilagay sa araw-araw. I-remind ang sarili na may plano kang maging mayaman. Hindi lang iisa ang trabaho mo, dapat marami kang racket. Racket na hindi mo na pag-aaralan. Yung nasa iyo na, yung talent mo na. Laging magbasa ng mga bagay na makaka-encourage sa'yo para mag-invest. Marami mga libro ang pwede mong basahin kahit online. Okay lang ang maging magastos at hindi maging matipid basta ito ay nakaplano at makakatulong sa'yo at sa pangarap mo. Laging magdagdag ng kaalaman sa bawat gamit ng social media, laging mag-like ng mga pages or accounts tungkol sa mga diskarte at kaalaman sa pagyaman. Bawasan o itigil na ang mga pakikipag-usap sa iba o kaya tigilan na ang mga pakikipag-chismisan na sinasayang lang ang oras mo. Iwasan ang mga kaibigan o kakilala na may masamang impluensya na dinadala ka lang sa mga pag-uusap na wala namang pinupuntahan. Paligiran ang sarili ng mga businessmen o business people. Alam kong marami kang kilalang ganyan. Kahit ang panonood ng movies, manood ng mga movies tungkol sa tagumpay ng isang tao o grupo. Sure akong makakarelate ka sa kanila. Kung magsisave, mag-save dahil may plano kang gawin, may gusto kang gawin para mas makasave ka, may motivation ka para hindi sa napipilitan ka lang. Kung nagtatrabaho ka, pag-aralan ng trabaho mo, oras na para magtanong ka kung paano nagsimula ang pinapasukan mo. Maging matalino sa mga gagawin at plano mo. Magtanong sa mga successful na tao dahil ililid ka nila sa tama. Minsan, sa tamang koneksyon. Tandaan, hindi ka yayaman sa sweldo mo. Matutong pagtrabahuhin ang ibang part ng pera mo. Again, hindi ka yayaman sa sweldo mo. Huwag gagastos ng sobra sa mga luho na wala namang balik sa'yo tulad ng cellphone. Alam kong alam mo ang meaning nito. Laging maging presentable, lalo na kapag may lakad. Kasi you never know kung sino ang makikita mo sa labas. Baka maging business partner mo siya. Huwag matakot sa failure. Diyan ka matututo habang papalapit sa pangarap mo. Ikwento ang pangarap sa mga taong nakakaintindi. Kasi kung hindi nila naiintindihan yan, kukontrahin lang nila yan. Mas magandang magtrabaho ng tahimik at unti-unting makita ang mga gusto. Kahit pa unti-unti, okay lang yan. Mas mabuti na yan kesa wala. Laging magdasal sa Diyos. Ang Diyos ang nagbigay ng pangarap na yan sa puso mo. Siya rin ang tutulong sa iyo. Sabi nga sa Deuteronomy 8:18, "Remember the Lord your God. He is the one who gives you power to be successful in order to fulfill the covenant He confirmed to your ancestors with an oath."